Yan oh. Pwedeng pang halo-halo. Hello mga kababa at magandang gabi sa inyo. Ngayon ay dito tayo sa Hamburg, Germany. Wow. So isa na namang malamig na pakikipagbakbakan to. Arrival na namin. So pupunta tayo sa power station. At hinihintay lang nila yung pilot na sasampa. Baka dikit kami. Yung gangway namin eh naka deck level siya. Pero hindi pa siya nakakasa. So, yan po. Medyo kalmado po rito sa Hamburg, Germany. Tahimik na namumuhay ang mga bawat isa. Parang sarap tumira rito dahil mayaman rin na bansa ba. So, dito po yung pilot ladder namin, nakakasa siya. Three meters above the water. Diyan po sasampay yung piloto. Yan po yung bakso ng piloto. So yan po yung boat ng piloto at dedikit po siya. Okay, yung ano nila, yung light, yung pilot boat ba? Pilot boat approaching. Brand new. So, maririnig niyo po yung pag-reporting kung paano. Pilot on the ladder. Kailangan kapit dahil pag nalaglag, tigok. Oh no! So ngayon mga kababa, kailangan makapunta tayo ng forward kasi nakasampa na yung piloto. So kailangan makapagprepara naman tayo ng mga lubid kung anong side ang along side natin. Welcome to forward station.
bukas na umaga mga kababa, kapag naka-duty na tayo sa tanghalian, eh makikita nyo itong view na to. Sa ngayon, it's really dark and lonely night. Aww. Meron sila rito ng ano, mga parking ng aeroplano. Talagang mayaman na bansa. Nasa port yung parking ng aeroplano nila. Dinideliver po rito. So yan mga kababa, na-made pass na namin yung tag namin. Hindi ko na lang binidyo kasi delikado dahil nag-operation kami. So kailangan naman power. So palapit na tayo ng palapit dun sa pupuntahan natin. Ayan siya. Dito medyo maliwaliwanag na. Maliwanag ang buhay. Huh? Maganda na siya habang lumalapit. Dahil makikita niyo na yung mga view. Yan po ang Port of Hamburg ng Germany. So, mayaman sila rito dahil daming ilaw. Oh. Magaganda yung mga yan po yung nag-work yung tag, siya po yung nag-guide sa amin at umihila kung saan po kami. So pagka umihila po siya, ingat po kayo dahil pag naputol ang lubid nila yung tag's line, yan po alam nyo na kung saan po kayo pupulutin. Oh no! So ito po ang buhay namin dito kapag nakatambay na. Parang lulugo-lugo na. Duty pa tayo ng 12. Aww. So yan po yung preparation na ginagawa namin. Yan dahil mga lubid. Anchor bar, stopper up. Para in case of emergency. So pag nagawa nyo na po yan, eh pwede muna mag-chillax ng konti at waiting sa makadikit. So ito, tapos na yung cargo operation niya kasi nakataas na yung mga boom niya. Waiting na lang siguro sila sa departure. Today stays, ha? But schedule showing more. I will depart. Last time they said 3 days, but we departed early from that report. Uh-huh. Then we got 2 days anchor in Antwerp. Yeah, mga kababa, tumaturn na tayo. Niikot. Let's go. After Copenhagen. Park ticket. This one? Yeah. Your house is $85,000. Good, huh? That's all come from Siemens Life. Oh, father gave around $20,000. Father gave, and then around $14,000 from Siemens Life. Ah. Uh-huh. Then this around $15,000 I pledged my wife gold. Oh. Oh, you put your wife's jewelry gold in the pawn shop, huh? Yeah. Only a little. Uh-huh. Pooling, pooling. So bukas ng umaga mga kababa, I hope to see this scene here na yung mga bahay nila. Kasi ang gaganda na itsura nila, oh. Hindi nyo lang ganang ma-appreciate sa gabi. You speak bulbul. Bulbul. In front of Filipino. Filipino, okay. Ito yung mga barkong mga giant kung tawagin. Wow naman! Wow!
Wow! Makala mga floating buildings. Then maybe their crew also 24, ah. Fight. Wow, long and tall. Like Godzilla. That is your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. A few moments later. Ayan mga kababa, at medyo tahimik kami ngayon dahil wala kaming cargo operation. At hanggang 7 pa kami dito, so tatagal pa kami ng mga 6 days dito sa port ng Hamburg, Germany. At yung mga uuwi ay nagre-request na kasi nade-delay sila, so inaasikaso na ni Kapitan
mapapayos ngayon. Kung mapayos silang pauwi ngayon dito sa Puerto Rico. At ngayon dumating nga sa aming balita na pinakamasakit na balita, isa sa mga masakit na yun, yung wala shore leave kaya lulugo-lugo. Yeah, para kang sinakluban ng langit at lupa rito dahil diyan ang mga kaligayahan ng seaman, tapos bawal pa nga. So ayan, naka-note siya rito. Strictly order. Oh no! No shore leave. So bawal suwayin ang utos ng kapitan. Kasi pag yun ay sinuway mo, meron kang paglalagyan. Nangatwiran ka pa. So maya-maya, ikot tayo sa taas. Sa para makita natin yung ano, yung buong view ng Hamburg. Yes! A few inches later. Grupo yung tina-transfer na doon yung grasa. Kababa, nandun yung tropa sa taas, nag-i-start na sila magrasa at delikatong tumapat dito sa baba dahil may mga naglalaglagang epektos. Kapag naglalaglagan po kayo niyan, sigurado libre pamada or gel sa buhok. So kailangan safety tayo dito sa may cover. Hanggang doon po yan, yung railings po ng train na yan. Gagasahan po nila yan, tsaka yung mga kung anong man yung mga gilid-gilid niya. Hanggang doon sa dulo. So siguro kung sisiresoin nito, dalawa sila, mga isang oras minimum. Kaya sila nagtatrabaho sa taas. Yan pong grazing na yan, ginagawa po every 2 months po. Dahil kailangan po yan for the safety. Kasi yung mga wire niyan, tsaka yung mga connection niya, kakalawakin. Dahil minsan, basa ng tubig sa alat, ganyan. So kailangan po, maintenance po lagi siya. Kasi delikado po pag may binuwa tapos naputulan po kayo ng wire, nakakamatay po yung kapag merong nadaganan or napitikan ng wire, or kung may binubuhat, nabagsakan, siguradong yun na yung huling hininga niya sa mundong ibabaw. At sana wag naman po mangyari yung ganon. A few moments later. Hi, malamig. Masakit sa tenga at saka sa kamay.
ang may kasalanan po niyan dahil malamig, gaya na sabi ko, ayun po. Malaki po yung ventilator nila, nakita ko. Ayan o. Dalawa pa pala, binuktan. Doon po sa may bandang pupa, nandun po ang highway nila. Meron na silang highway. Yan. So, ito pong port na to, eh, tinatawag nilang Eurogate. So, bakit Eurogate? So, dahil ba sa gate na yan? At ito'y gawa sa Euro? So, bahala sila sa buhay nila. So, yan. Ganda. Welcome po sa Hamburg, Germany. Highway yung nasa likod namin. Mataas ang tide nila rito. Nabot siguro ito mga actually mga 6 meters ganyan yung taas at baba niya. So kailangan binabantayan yung spring line kasi yun po yung nakabreak sa amin ngayon. Yung mga stern line niya eh okay lang, naka-tension siya automatic. Starboard side na banda ng barko namin. So dito sa kabila may mga naka-parking naman na mga barko. Evergreen. Lalaki. Noong kamakailan lang po eh yan po yung nabalita na may humarang sa Suez. Ganyan po kalaki yun. At siguro mga 1 week silang nakabahura doon. So wala makadaan. Pero ngayon eh okay na yung Suez. Suez Canal. Ganto pong malamig, yan, masarap pong maglakad dahil bukod sa nakapag-exercise ka healthy eh parang gumagana yung dugo mo, iinit. Siguro yung barko na yan eh kasing size lang ng barko namin, mga kulang-kulang 400 meters din. So far okay naman yung sa deck, wala sila ganong kalat. Kasi minsan mga lalo sa mga Asian country yung mga pinagkainan nila mga basura dyan na lang itinatambak sa tabi-tabi. Kahit may nakita sila mga garbage bin na ganito eh hindi sila magdadalawang isip na ilagay dyan, itatapon lang nila kung saan. Yan, nandito na po tayo sa forward station. So natin mga lubid kung okay. Ang lubid naman po ay okay. Yung lubid namin. Yun lang po kagandahan dito sa mga barkong may tension. Kasi hindi na masyadong intindihin
nag-self-slack sila, tsaka nag-hip-up. Huh?